Unang araw po ngayon ang pagpapatupad ng 11 pesos na minimum na pamasahe sa traditional jeepney sa buong bansa. 13 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepney. Mananatili naman po ang 20% discount sa mga senior citizen, estudyante at persons with disabilities. Para sa iba pang detalye, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Connie Raffi, unang araw nga ng dagdag pisong pamasahe sa mga jeep at unang araw din na may bayad na ulit sa MRT3. Sa mga jeep muna, 11 pesos na ang minimum fare. Pinayagan kasi ng LTFRB ang piso ulit na dagdag sa pamasahe noong June 29. Ikalawang beses na yan na nagbigay ng piso ang LTFRB sa ating mga jeepney driver. Ayon kay LTFRB Executive Director Tina Cason, ito ay dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Masaya ang ilang driver kasi kahit paano raw ay dagdag pa rin sa kita nila ito. Bagaman, nabibigatan ang ilang mga pasahero na nakausap natin. Bukod sa dagdag pamasahe, natapos na rin, Connie and Raffy, ang libreng sakay sa mga jeep at bus kahapon na nasa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan. Pero ayon dito kay Director Cason ay may tatlong ruta na matitira sa Commonwealth Avenue hanggang July 15. Yan daw yung mga ruta na may pinakamaraming mga sumasakay na mga pasahero. Halos 7 billion pesos ang ginastos ng pamahalaan para rito simula nitong Abril. Ang matitira na lamang na may libreng sakay ay yung EDSA Bus Carousel, pero hanggang July 31 na lamang yan. Sa MRT naman, tapos na ang libreng sakay doon at simula ngayon araw ay may bayad na. Kaya ang ibang pasahero na sa MRT dapat sasakay ay sa EDSA Carousel na lang muna sumakay. Ayon sa MRT3 Management at sa LTFRB, nasa susunod na sa bagong administrasyon kung itutuloy nila ang mga libreng sakay na ito. Ayon kay Director Cason, Connie and Raffy, ay kung itutuloy ng bagong administrasyon ng mga libreng sakay program, ay kakailanganin nila ng supplemental budget para rito. Ngayong maghapon ay nakatakdang magpulong ang mga bagong at mga papalis ng mga opisyal ng Department of Transportation para pag-usapan ang ilang mga bagay. Isa na dyan yung pagpapatuloy o posibleng pagpapatuloy o hindi ng libreng sakay program. Connie, Raffy? Joseph, meron pa ba mga nakabinbin na fare hike petition sa ngayon? Medyo madami pa yan. Ang binigyan lang nila ng decision is yung provisional fare hike ng mga jeep. Pero pending yung 20 to 30 pesos na fare hike increase o fare increase na hinihingi ng mga TNVS. Ito yung mga ride-hailing services. Tapos yung mga bus operators, meron silang hinihingi rin. They filed it mga 2 weeks ago. Pero ang hearing niyan will be on July 12. At ang alam natin, yung mga taxi operators, they're supposed to file pero hindi pa. So, ang pending dalawa, bus at saka yung mga TNVS. Pinaubaya na ng LTFRB sa susunod o sa bagong administrasyon ang pag-resolba ng dalawang petisyon na yan, Raffy. So, pwede pa magtagal itong fair hike petition na ito, Joseph? Gayong kailangan siyempre ng transition pa para sa bagong administrasyon. In the meantime, hinihintay ito ng mga drivers, Joseph. Well, yung TNVS, nagkaroon na sila ng last hearing noong June 29. Nagka-hearing na sila dyan, so off for resolution na yan. Pero yung sa mga bus, ito yung marami rin sumasakay, no, bukod dun sa mga jeep, ang first hearing nila will be July 12. So kung meron namang 60 days yung mga government agencies like LTFRB to resolve. So siguro papakakain pa ng mga siguro isang buwan kung mabilis sa magiging proseso para doon sa bus fare. Pero yung TNVS ay pwede na yung ma-resolve sa unang bahagi ng July kasi tapos na yung kanilang last hearing nung last week of June, Raffy. Mm-hmm. Nabanggit po, Joseph, na ipapaubaya na sa susunod na administrasyon itong posibleng pagbabalik doon sa libreng sakay. Pero anong pag-asa nito na maibalik ang libreng sakay sa mga pampublikong transportasyon habang mataas pa talaga itong presyo ng langis, si Joseph? Ayon dito kay Director Cason, talagang highly recommended nila, no? Kung sila yung tatanong yan, kung may mga programang pwedeng ipagpatuloy, ay inire-recommend nila na may ipagpatuloy itong libreng sakay program kasi bukod sa nakakatulong ito dun sa mga commuters, ay nakakatulong ito sa pag-temper, no? O pag, kumbaga,
para hindi masyadong umalagwa yung inflation rate. Basically, yung inflation rate, yung pagmahal ng mga bilihin. Kasi pag itinaas mo yung presyo ng pamasahe sa jeep, sa bus, cascade na yan, magdo-domino effect na yan at mararamdaman natin yan sa iba pang mga gastos natin tulad ng mga pagkain. So, nire-recommenda nila yan. Ang budget na ginugol ng LTFRB ay 7 billion for the service contracting program. Yan naman ay sa buong bansa. Sa NCR, 2 billion yung nagastos nila for the service contracting program. If yung Marcos administration wants to continue that for the second half of the year, ay kailangan nila magdagdag or humingi ng supplemental budget from Congress. At kung for next year, ay meron naman nakasalang or isasalang yung LTFRB na 12 billion pesos for this program para sa next year. Ang problema na lang is yung second half. Kung kailangan ng Marcos administration na ituloy ito, they need a supplemental budget to ask for this budget at least 7 billion. At least yun yung na-consume ng LTFRB for this program since April, Rafi. At yan ang sabay-sabay nating aabangan. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Samantala, may ilang tsuper na masaya, may ilan namang nakukulangan pa sa 11 pesos na bagong minimum na pasahe sa traditional na jeepney. Balitang hatid ni Nico Wahe. Inabutan naming chine-check up ni Mang Nestor ang kanyang jeep. Hindi naman daw ito sira. Sinisiguro lang daw niyang hindi ito magkakaaberya sa gitna ng kanyang mga biyahe. Lalo't medyo ginanahan siya sa pagpasada dahil mula ngayong araw, 11 pesos ng minimum na pamasahe sa traditional na jeep. Malaking tulong naman. Kaysa rin sa 9. Medyo nakaka-recover sa diesel. Makakadagdag din sa diesel. Kahit pa paano. Kung dati-rati raw nakakapag-uwi siya ng 200 piso hanggang 300, umaasa siyang madadagdagan nito. Sa tingin ko madadagdagan kahit mga 150 sa 100 yan. Malaking bagay din yun eh. Si mga Aquilino naman, hindi raw alam na 11 pesos na ngayong araw ang pamasahe. Ngayong araw, 11 pesos na po itong pamasahe natin. 11 na po ba ngayon? Oo. Ay, salamat naman po, maraming salamat kasi wala na po kami halos kitain. Napakamahal kasi ng diesel. Wala na kami maiuwi sa aming pamilya. Kahit papaano, madaragdagan daw ang kanyang arawang pinapadala sa kanyang pamilya sa Naga City. May ilan naman na hindi pa rin masaya sa pisong dagdag sa pamasahe. Wala, hindi pa rin tama yun. Hindi pa rin sapat yun. Kulang pa rin yun. Bakit po hindi sapat? Eh, taas ng krudo eh. Marami na nga umaayon na driver eh. Ang mga pasahero naman, walang nakikitang problema sa pisong dagdag. Okay naman po kasi nakakaawa naman po yung mga driver kasi sa taas ng bilihin tsaka ng gas. So, deserve naman nila ng 11 pesos. Okay lang po sir, tulong na rin po sa mga driver natin. Nico Wahe, Jamie News. Sinusulit naman ang mga commuter ang nagpapatuloy na libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Ang latest po dyan sa Ulat on the Spot ni Mark Makalalad. Mark? Connie, ilang pasahero na dating sumasakay sa MRT 3? Sa bus carousel muna sumakay para makalibre sa pasahe matapos makinabang sa libreng sakay ng MRT 3 na nagtapos na. Kahapon, sa bus carousel naman ngayon nakuha ng libreng sakay ang mga pasahero. Sa Ortigas Station, abutan ng aming team ang ilang mga pasahero na pagkatapos malaman na may bayad na pala ang pasahe sa MRT 3 ay bumaba para sumakay sa bus carousel. Kwento nila, malaking bagay ang matitipid nila sa pamasahe. Nakatumbas na ng pambili ng pagkain. 13 pesos kasi ang minimum na pasahe sa MRT 3 na kung balikan na biyahe ay katumbas ng 26 pesos. Matatandaan na nagsimula ang libreng sakay ng EDSA Busway Carousel noong Abril sa ilalim ng ikatlong phase ng service contracting program ng DOTR. Dito, ang operators at drivers na makikilahok sa programa ay makatatanggap ng bayad base sa bilang ng kilometro na naibiyahe kada linggo, may pasahero man o wala. 7 billion pesos na budget sa General Appropriations Act of 2022 para sa programa ang inilan dito kung saan saklaw ang inisyal na 515 na bus at 532 unit na rehistrado. Ay naman sa LTFRB, tatagal ang libreng sakay sa bus carousel hanggang July 31. Ako si Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZBB, nagbabalita sa Balitang Hali. Ano lang, ano, magpapakwento lang kami. Kasi hindi ba, sabi mo nga, naglipatan yung mga ibang pasahero ng MRT para makalibre naman dyan sa bus carousel. Meron bang sapat na bus para ma-accommodate yung mga pila ng ating mga sumasakay dyan? Pony, kanina sa paghikot natin, no, so far sapat pa naman yung bilang dahil bagaman marami yung mga pasahero na pumipila ay dire-diretso yung dating ng bus kaya hindi naiipon at hindi nagkakaroon ng mahabang pila.
So ngayon, wala pa namang nakikitang problema. Abangan natin sa Lunes. Dahil ang binabantayan nga dito ng mga tigaya at nakausap natin kanina, baka daw sa Lunes, dun maramdaman. No? Dahil ngayon, araw ng Biyernes, kahit papano may iba na hindi muna pumasok. O pag yung Friday, ika nga, mas kakonti daw yung bilang ng mga sumasakay kumpara sa araw talaga ng Lunes na pasukan. Alright. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Mark Makalalad. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.